querido Sagama. Ikaw at ang kabaong mo ay magiging abo. Dito? Natatakot ako. Kung bakit kasi nagpagabi pa tayo, Jaime? Di ba dito yung balitang may lumalabas na kung ano-ano pag ganitong gabi? Eh kung ano-ano lang pala lumalabas eh. Huwag kayo matakot pagkasama niyo ako. Pati anak mo, tinuturuan mo ng kaduwagan eh. Pero Jaime, talaga nininervyos ako. Ako rin, Tay. Puro kay kaloko ang magine. Bilis-bilisan nga ninyo. Talagang kinikilabutan ako eh. Tinan mo yung balahibo ko. Tumatayo na. Pag hindi kayo tumigil, talaga may lalabas dyan. Bakit? Itay, bakit? Tuleta! Takbo! Jaime!
Nasa kabilang buhay na sila. Ano man ang nangyari sa magulang mo, pagdasal natin sila at ipabaya ang lahat sa pangalan ng Diyos. Diyos na ang bahala sa mga taong pumaslang sa kanila. Hindi mo mga tao, Padre! Hindi mo halimaw! Baka suwag! Padre! Padre! Tana, sumama ka sa akin sa kumbento. Tana! Tana! Mabuti pa, ilipat mo sila sa higaan nang makatulog silang mabuti. Ewa ko ba, Angela? Hindi ko makalimutan yung libing kanina. Naalala ko. Baka mangyari sa atin ng ganon. Paano itong mga anak natin? Hindi mangyayari sa atin ng ganon. Palagi akong nagdarasal. At ikaw naman ay mabuti ang kalooban. Walang hindi nanganganib sa mga maligno. Saan man lugar. Ano mang oras. Laging nagbabanta ang kanilang lagim. Elias, para tumahimik na ang isip mo, at pati na rin kami, mapuno mo na ang trabaho mo sa sementeryo. Mas mapanganib doon. Pugad din ang mga maligno. Ang pagiging sepulterero ko, ang siya nagbibigay ng kabuhayan natin. Ang libingan ay hindi pugad ng mga maligno. Yan ay hantungan ng kanilang mga biktima. Ewan ko ba, Elias? Kinikilabutan talaga ako sa trabaho mo. Puro patay ang kasama mo. Paano kung bigla silang bumangon? Kabuntik na kitang madisgrasya, bata ka. Ano ginagawa mo rito? Tinadalaw ko po yung nanay at tatay ko. Hindi po ako makatulog. Atong, tahimik na sila. Huwag kang ganyan. Malulungkot at mababalisa ang kanilang mga kaluluwa. Nandoon na sila sa langit. Nasa kamay na ng Diyos. Tama si Elias, Atong. Halika na. Bumalik ka tayo sa kumbento. Sige po, magpapaalam na po ako, Mang Elias. Padre, tungkol doon sa pagkamatay ng magulang ni Atong, kumakalat ang balita na mga maligno raw ang pumaslang sa kanila. Mga kampo ng dilim. Sa panahong ito, Elias, maging alagad ng simbahan ay hindi na naniniwala. At sa lahat ng dako, ang masasamang tao at elemento, ang mga maligno, ay matagal nang pinuksan ng Diyos. Pero Padre Manuel, si Atong na ang nagsasabi. Nakitang-kita niya ang malagim na pangyayari. Hindi maaaring magsinungaling ang bata. Sa labis na takot ng bata, Elias, kung ano-ano ang kanya nakikita at sinasabi. Kapag panatag na ang isip niya, lalabas ang totoo. Padre, lahat tayo ay naniniwala sa Diyos. Bakit kayo, Padre,
Parang ayaw ninyong maniwala na may maligno. Kung matibay ang pananalig mo sa Diyos, Elias, ang kapangyarihan ng demonyo ay hindi mananig sa isip mo. Tao ang pumapatay sa kapwa-tao. Batas ng hustisya ang dapat umusig sa mga kriminal ng magulang ni Atong. Thank you.
Nalugog na namin ang buong paligid. Ngunit hindi namin makita talaga ang iyong mag-iina. Hindi niyo ba nakita mag-iina ko? Ngayon, Padre Manuel, sabihin mo kung gawa pa rin ang tao ito. Dugo na lamang ng aking mag-iina ang naiwang bakas. Wala ang kanilang katawan! Tama po ang sinasabi niya. Padre Manuel, paano natin sila mabibigyan ng marangal na libing? Ako na si Pulterero. Hindi makapaglilibing ang sarili kong pamilya. Anong tadhana ito, Padre? May pag-asa pa, Elias. Manalangin tayo. Matatagpuan din sila. Katulad na ibang biktima. Niloob ng mga baligno na hindi na sila makita. Kalooban ni Satanas. Ang ilanayig ngayon sa mga nasasakupan ng simbahan mo. Uminaong kay Elias, igalang mo simbahan. Padre Manuel, buhayin mo ang mag-iing ako. Ilito mo sila. Ipakita mo sila sa akin. At igagalang ko ang lahat ang sasabihin mo. Padre, bakit hindi ka gumigo? Nakikita mo ba yun? Dugo nila ang aking mag-iina yun! Dugo nila! Eto, Padre. Tingnan ang bakuti. Papakot ka sa Diyos! Dugo nila ang aking mag-iina! Ngayon mo sabihin! Tama na! Nakibali! Elias! Tingnan mo! Pinawang ka! Talaga bang hindi nyo makita mag-iina ko? Baka natatakot naman kayo! Sige! Mag-iwi na kayo! Mga duwag!
Halika! Halika! Anong kailangan ninyo tanda? Sino kayo? Hindi na mahalaga kung sino ako. At wala akong kailangan sa'yo. Ikaw ang nangangailangan. Kaya ako'y narito. Tama ka sa iyong paniniwala ng kamatayan ng mga mahal mo sa buhay at ng maraming mamamayan dito ay likha ng mga maligno. Naparito ako upang tulungan ka. Hanapin, buksain, at itaboy ang mga lamang-lupa at mga alagad ng dilim. Paano ko magagawa ang sinasabi ninyo, tanda? Sapat na ba ang aking lakas? Wala akong armas kundi palagpiko. Wala akong alam kundi humukay ng lupa. Napaglilibing ang mga patay. Kapag nasa inang bertud, magiging sepulturero ka ng mga halimaw. Hihilahin silang lahat sa hukay ng iyong mga kamay. Wag. Bubuksan mo lamang ang panyumpulang iyan sa takdang oras upang makamit mo ang kapangyarihang taglay niyang bertud. Bertud? Kailan ang takdang oras? Totoo, tanda? Ngayon na po ba? Bukas? Kailan, tanda? Sabik na akong matupad ang aking misyon. Ito ang pag-iigante. Mahintay ka, Elias. Huwag mong kainipan ang oras. Sa paghahanap mo sa mga maligno, ang unang sandata mo'y maingat na paghihintay. Kapag nainip ka, mawawalan ka ng... At iyon ang panganib na haharapin mo. Ganon ko tagal pa ng walang hintayin ko. Dito si Bertud. Noong kapanahonan ko, ginamit ko ang Bertud na yan. Nasa aking pang bisa. Kaya sa kamatayan ko, saka lamang malilipat yan sa'yo. Kailan nakatakda ang inyong kamatayan? Kailan magaganap ang inyong kamatayan, tanda? Iuhudyat ng panyumpula. Hintayin mo ang liwanag na magmumula sa kanya. Iyon ang palatandaan na ako'y patay na. Sa buhay ni Elias, pati kanyang sarili, napabayaan na niya. Kung nakinig sana sa akin si Elias, may pagpasa Diyos na lamang nangyari sa pamilya niya. Alam niyo, Padre, naaawa po kay Elias. Mabait po siyang tao, di ba? Oo, anak. Sige, labas niyo. Ang galing. Ayan, totoy si Pa. Binantay ko yan mula pa sa punarya. Hanggang sa ginarayan dyan. Markado sa akin na alas nun eh. Sa kabilang ko gintong ngipin yan. Baka mas marami sa chat mo kaysa makuha dyan sa bangkay na yan. Sige, halukain na ninyan. Dalihan nyo, kalikutin mabuti yan.
Oh, dali, buksan niyo na raw. Oh, ano to, Tisipa? Nakita mo na, preba? Ayaw mo lang maniwala sa akin kanini. Buklatin mo ang uso niyan. Bilang ko gintong ngipin niyan. Kayong mahilig maghanap buhay sa patay. Ibibigay ko ngayon sa inyo ang hinahanap ninyo. Elias, maawa ka sa akin. Babalik na ako sa hanap buhay kong bukas kotse. Hindi na ako makikalam sa dito. Tsaka mahina puso ko eh. Baka hindi ako kumasa dyan. Elias. Pasok. Ha? Papasok pa rin ako. Sesemento ang kukay dyan. Pag-itay kayo ng mga magrelakula katulad ninyo, para kayo makalabas. Ang kapangyarihan ng Santo Espiritu ay nakalukob sa sangkatauhan. Lumuhod at sumili ng Panginoon. Ngunit ang kadiliman ay dati nagpapanta. Ang Espiritu Santo ay naghihintay. Naghihintay. Pumunta. Eh, gabing-gabi na po. Eh, aalis pa po kayo. Eh, saan po ako? Naiiwan ka na dyan. Gusto ko lang makausap si Elias. May mahalaga ako sasabihin sa kanya. Pumasok ka na sa loob. Mag-ingat po kayo! Lamang na may matinding galit kay Padre Manuel ang maaaring gumawa nito. Sobrang lupit na kamatayan. Bakit naman may magagalit sa kanya? Paano mong hindi sasabihing matindi ang galit nito? Eh halos tinadtad ang katawan. Ano kayang ginamit? Barilo, patalim? Oh, pare, ayan si Inas dumarating. Oh. Siya! Siyang bumatay kay Padre Manuel! Ikaw bumatay kay Padre Manuel, nasa nangyari sa pamilya mo, di ba? Wala ko alam sa sinasabi ninyo. Ikaw ang pumatay, kaya ka narito. Katulad din ninyo ako. Naririto ako para malaman ko kung sino ang pumaslang kay Padre Manuel. Pero tinitiyak ko sa inyo, ang pumaslang sa kanya ay isang maligno. Halimaw na pumatay sa aking mag-iina. Maligno? Ikaw ang maligno?
Tignan mo ayos mo. Ikaw ang kriminal. Huwag mo akong pagbintak. Ako sa biktima nila. Kaya lang kayong maniniwala na may halimaw na pumapatay dito sa atin. Huh? Ikaw ang halimaw! Hoyo! Sige, tayo niyan! Halino! Tayo ko! Ngayon mo gamitin ang pagkalimaw mo! Hoy! Huwag niyong saktan si Elias! Wala po siyang kasalanan! Hindi po siya pumatay kay Padre Manuel! Kundi yung manananggal, yung kalahati lang katawan! Totoo ba siya sa'yo, Atong? Opo, kitang-kita ng dalawang mata ko! Hindi nagsisunungaling ang bata. Kung ganon, totoong may halimaw. Alam mo, sa totoo lang, naniniwala ako sa aswang. Dapat hindi nila ginanon si Elias. Kawawa naman si Elias. Sinaktan natin. Wala naman palang kasalanan. Sige, tulungan niyo ako. Wala natin. Ito, sa kabila. Kahit ayaw mo, magiging anak-anakan mo na ako ngayon. Pero hindi ka na magsisisi. Kahit saan, tutulong ako. Kakampi mo ako. Talagang tutulong ako. O sige. Kumuha ka ng daon ng mantikakaw para may tapal ko sa mga pasako. Andami eh. Diyan lamang ang may tutulong mo sa akin. Sige na. Elias, meron na. Kanina ko pa inienda doon sa kwarto. O, bakit? Bakit ganun yung panyong pula? Kumikislap, mihinga, nakakatakot. Totoo? Halika. Hintayin mo ang liwanag na magmumula sa kanya. Iyon ang palatandaan na ako'y patay na. Ito ang lihim ng panyong pula. Batut ang paniki. Alagad din ang dilim. Ngunit pagiging kapanalig din ni Elias. Eh di magigi ka ng si Elias, paniki! Tama. Elias, paniki. Berdugo ng mga maligno. Narinig mo yun? Parang may siguro nang gagaling dun, oh.
Mga una ng gubat. Maligno rin sila. Itiwan niyo siya! Ako harapin ninyo! Sige! Oh! 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 Mag-anak muna, ano? Hindi ako ng tao na inyo! Mas malakas na inyo! Halika, Bube. Halika. Diyan ka! Sila pumasok? Tignan mo yung boss nila, pataas ng pataas. Hanggang doon, no? Diba? Dito sila nakatira. Kaya kailangan ay buwalang punong ito para mawala na silang lubusan. Dalhin mo ang anak natin! Ano nangyari sa anak ko? Lucinda! 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 Anak ko! Anak. Kayo ba mga magulang niya? Kami nga. Saan ho kayo nakatira? Sa tabing guho. Pwede ko ba kayo bisitahin doon? Kahit anong oras. Dahil sa gusto ko lamang malaman kung ano pa mangyayari sa babaeng to. Mula nang saligan ng kung ano-anong maligno ang aking anak, ang sino man taong ibig magandog ng tulong sa kanya, ay tinatanggap ko. Kumpadre! Hoy, Mundo. Alam kong kailangan mo, kaya nagpunta ako rito eh. Oh, aliga, aliga. Pinaglalaroan. Nakakatuan niyang anak niyo. May mga ganyang tao. Lapitin ng mga maligno. Ilang taong ka na, Iha? 25 anyos po. Dalaga? Nagkaroon ka naman ng nobyo? Yan. Yan nga. Yan ang gustong paglaruan ng mga maligno. At kung pababayaan ka, baka makasal ka sa kanya. Ayoko! Ayoko makasal sa maligno! Yan ang hindi maaaring mangyari sa kanya. Kahit mapatay pa ako ng mga maligno. Ayoko! Kinaya
Huwag kang matakot, anak. Huwag kang matakot. Kaya ako na parito upang ibigay sa inyo ang kaligtasan, lalo na sa dalagang to. Akin na yung binti mo. Huwag kang matakot. Malamig. Sumasarip sa kanya masamang espiritu. Tumataas. Umaakyat. Kailangan pigilan ko siya. Bago niya makuha ang buong katawan mo. Kumot. Kumuha kayo ng puting kumot. Kumot daw? Ani niya ang kumot? Halika na. Bakit ito? Anong gagawin niyo sa anak ko? Halika na! Lalabanan namin ang maligno. Kailangan na sa loob kami ng kumot para hindi makatakas ang masamang espiritu. Oh, tayo na. Halika na. May kahirapan lamang to. Medyo may katagalan. Magdasal na kayo. Ipikit nyo ang mga mata. Huwag kang didilat. Kahit anong marinig nyo, bahagi lamang ng pakikipaglaban namin yan sa demonyo. Magdasal na kayo. Oh, pikit nyo na ang mata nyo. Asa na tayo? Kama ko to, ah. Bakit nandito tayo sa kwarto ko? Tumahimik ka. Sinabi ko siya makikipaglaban tayo sa demonyo. Ako na sasabi sa'yo, siya pa mundo, isasalba kita laban sa maligno. Pikit ang mata. Pikit! Huwag kang kagalaw. Bastos! Hindi ka bastosan yun. Kinakapa ako yung Diablo. Anong gagawin sa anak natin? Oh, kumutuli. Oh, lukman tayo. Handahan ka. Gagamutin na kita. Eto, oh, parang hawak ko na. Teka. Saka nalik ko. Teka, sandali. Eh, galaw ka ng galaw eh. Huwag kang magalaw. Eto, mahuhuli na yan. Hindi maring, hindi mahuli. Teka! Intakto ko sino ka man. Eto, dandahan. Huwag mo kong tulak. Inay! Gagamak ang kami, Bo. Ang gulo mo eh. Oh, eto, malapit na. Nasaktan ako eh. Huli ka na. Hawak ko na. Arbularyo manyak! Halika na! Apo Mundo pala ang pangalan mo. Bagay na bagay sa'yo. Dahil sa matakaw ka sa kabunduhan, nabibilang ka na rin sa maligno. Ha? Oh, asan ang sexy kong pinsan? O, yun na pala pinsan mo. Pinatawagan ko yung sa Maynila para sunduin ka. Hay nako, Lucinda. Kung ako sa'yo, sa Maynila ako dadali ng beauty niyan. At hindi mga maligno maghahabol sa'yo, no? Kundi mga gwapong cats. O, ito sample. Boyfriend ko, si June. Safe na safe ka sa Manila, Lucinda. At pag sumunod pa ang maligno sa'yo doon, Armalite ang aabutin niya. Lucinda, mabuti pa nga lumayo ka muna rin sa lugar natin. Hanggat narito ka, hindi ka patatahimikin ng mga maligno. Tama si Elias, anak. Dahil sa nangyari sa'yo, napabayaan natin ang ating pamumuhay. Huwag mo kaming alalahanin, Lucinda. Dumuon ka muna sa Maynila, sa bahay ng mga pinsan mo. Hindi na ako magtatagal. Alis na ako. Siya nga pala, si Tina, June, si Elias. Maraming salamat uli, Elias. Dalawin mo ako sa Maynila pa nagka-oras ka. Lagi akong susubaybay sa'yo. Paano po? Sige, Elias. Salamat, ho.
Ba't ka na nangayos nun? Si Elias Paniki yun. Kalaban ng mga maligno. Ang bait ng taong yun. Ang tapang pa. Uy, ngayon ko lang pumuri ng lalaki, ha? Lumiligaw sa'yo. Hindi pa. Alam mo, swerte niya, umalas niya. Batman, ha? Ghostbusters pa. Moderno rin pala dito sa probinsya, ano? Hoy, baka mag-guard sa'yo si Mrs. Paniki. Hoy, huwag ka nga maingay dyan. Aya. Hoy! Eh, dito! Hoy! Huwag ka! Ano ba? Ano ba? Ang gulo-gulo mo. Sumali ka nga doon sa kanila. Ako? Hindi ako nangahabol. Ako'y nangahabol. Entiende? Ganun, ha? Sige. Sige, habulin na kita. Ay! Ano ba? Sige na. Sige na nga. Bibigay ko na. Bibigay mo na talaga? Oo. Ayan, o. Mansanas. Ang mansanas na iba, pag kinagat ni Adan, yun na. Ah, may ahas sa taas. Adan! Ah, habulin kita! Pero pag kinabutan kita at naginawa ko sa'yo, tiyak, habulin mo ako! Carmen Rosales, mahilig sa ilalim ng puno. Ikaw nga dyan eh. Para ka si Rogelio de la Rosa. Ang bagal ng manligaw. Daanin natin sa bilis. Aray! Halika dito! Huli ka! Ang ganda ng dalaga pa naman nila.
Matatay mo. Sumalaki na naman ang babaeng aswang. Si Elias Panike ang kailangan natin. Hindi na kailangan si Elias Panike. Ako, si Amay Bayakan, ang pupuksa sa babaeng aswang na yan. Lahat na matatapang na lalaki, sumama sa akin. Hindi tayo matutulog hanggat hindi natin napapatay ang babaeng yan. Kikilawin ko yan. Makita ninyo. Huwag kayong matakot. Paano ganun? Bakit naman? Para tiyago. Kadyot lang. Ayaw maglakad o. Agoy! Apawagoy! Sa isang banda, nakakatulong sa akin ang babaeng aswang na yan. Kay Amay at Katbahay, ikawatan. Mindot ka, Day. Sayang na sayang. Wak-wak lang ang himulok sa imo. Kahit mag-anyong ano ko pa, hindi ka makaliligtas sa akin. Yan ang hinahabulin yung aswang. Kayo lang pumatay sa kanya. Sige. Buwanda kayo, ha? Baka makalipat kayo. Balami na siyang pinatay sa inyo. Kaya kayo lang tumapos sa kanya. Wow! Ba't bigyo ito, Pusin? Madali kayong matukso. Kaya marami sa inyo nagiging biktima.
hindi ka naman masaya. Bakit ba? Bakit, ate? Bakit mo tinitingnan yung tao? Kamukha-kamukha niya yung pumunta kay Padre Emmanuel. Yung manananggal, yung kalahati lang katawan. Ganun na ganun. Eh, Ines, meron ka na bang banong papatayin yung manananggal? Eh, may dala ka bang abo para isaboy dun sa katawan niya? Eh, yun yung alam kong paraan para patayin yung manananggal eh. Doon todas siya. Napaghandaan ko na yan. Basta manood ka na lang. Manood? Eh, kitang-kita ko kung paano napatayin si Padre Manuel eh. Takot na ako, Elias. Atong, huwag ka matakot sa mga alagad ng dilim. Sapagkat habang gumagala ang mga yan, marami pa silang bibiktimahin katulad ni Padre Manuel. Eh, natatakot talaga ako, Elias eh. Eh, ito nga, naiihi ako eh. O sige, mihi ka na. Madali ka lang. Nararamdaman ko na malapit na tayo sa limo na yan. Sige ha. Huwag mo akong iiwan. Huwag kong maalis. Diyan ka lang ha. Yan ang kalahati na katawan ng manananggal na hinahanap natin. Ano? Elias, natatakot ako. Naiiulit ako. Ano yan, abo? Hindi. Dinikdik na siling labuyo. Anong gagawin mo, susawan? Rekato. Para sa laman loob na impactong ito. Buha ka na mo, matataranta pa timpuit mo. Yes! Ano yun? Ayan na siya. Maganda mapapanood mo mamaya. Tago muna tayo. Sige. Busog na busog ka, pare. Oo nga, pare. Katatapos ko lang. Hindi mo ko kaibigan, impacto. Kitang-kita nga sa bunga nga mo, bagong lamong ka. Kaninong ate na naman ang nilantakan mo? Hindi ba umanghang ang tiyan mo? Parang sa TV. Five pong sardinas. Tamis ang hang. Hindi bagay sa iyo ang sandata ni Elias. Okay! Natanggal na ang kaimpaktuhan mo! Manananggal ka! Tanggal na!
Pinsan? Tubig. Ha? Ikuha mo akong tubig. Tubig? Sandali. Sandali, ha? Kukuha ko ng tubig. Hintayin mo ako, ha? Pinsan? Pinsan? Ano nangyayari sa iyo? Pinsan, ha? Pinsan, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Hirap na ako. Pinsan, tulungan mo ako. Pinsan, pinsan, tulungan mo ako. Ano ba? Lucinda! 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 Ano ba naman, Lucinda? Ano nangyari dyan? Nagkaganyan yan? Ewan ko! Bigla na lang siya nagkaganyan eh! Buti pa tatawag ako ng doktor. Itay! Nagiging normal naman siya eh! Mabuti pa puntahan mo si Uncle at si Auntie. Sila ang hinahanap at tinatawag di. Lucinda? Lucinda? Pinsan. Tulungan mo ako. Lucinda? Mukha naman normal ah. Pinsan? June? June? Lucinda? Peter! Jude, sige na, Jude! Bilisan mo, tawag! Paano ka? Pabayaan mo na ako! Tawagin mo na si Uncle at si Ate! Bilisan mo! Peter! Peter! Sige, ingat ha! Ingat, love! Yeah.
Sino ka? Anong ginagawa mo dyan sa loob? Anong nangyayari sa'yo? Huwag kang matakot. Suporterero ako dito. Tutulungan kita. Higante. Higanteng kalansay. Ha? Kinuha ako ng higanteng kalansay. Higanteng kalansay? Taga-taya! Hindi ba't sinabi ko na? Nakita ko siya nakatayo sa sulok. Nang palapit siya, hinimatay ako. Higanteng kalansay, Elias. May pangil. May sungay. Paano, Miss Lucinda? Hindi pang karaniwang kaso itong inyo nireport eh. Babalik na lang kami, papaalam na lang namin sa inyo kung anong aming nagawa. Paano mga kasama? Raulo ata itong babaeng yan eh. Mukhang kalay sa'yo, Raul. Bakit ayaw nila maniwala, pinsan? Ganito ba talaga mga taga-Maynila? Ewan, pero akong taga-Maynila, naniniwala. Dahil nakita ko. Bakit niya ako nilagay dyan? Kung gusto niya akong patayin, bakit pinabayaan niya akong mabuhay? Paglalaro na maligno sa iyo, Lucinda. Biro ni Satanas. Sa pagkakataong ito, ibinalikan niya sa daigdig ng mga buhay para ipaabot sa akin ang kanyang mensahe. Anong mensahe, Elias? Hinahamol ko ni Satanas. Siya ang higanting kalansay? Kaya pala may sungay! Mami, ang gabi. Tatanggapin ko ang hamon ni Satanas. Sasagupain ko ang kalansay. Hindi mo yun matatalo, Elias. Puro buto na yun eh. Hindi ba? Pag naging kalansay, patay na. E paano ba yun mapapatay? E patay na nga yun eh. Elias, natatakot ako sa gagawin mo. Demonyo yung pakalabanin mo. Lucinda, ipagdasal na lamang ninyo ko. Anak, ano nangyari sa'yo? Nari, naghihilo ko. Ha? Parang... Natatakot ako! Lucinda, paglabanan mo, anak. Kailangan ipagdasal natin si... si Elias. Oo. Angela, eh, di ba pa... Hindi pa. Nawala lang kami ng mga anak mo. Pero hindi pa kami patay. Kaya kami bumalik, Elias. Hinahanap ka nila. Sumama ka na sa amin. Halika na, Elias. Angela, sandali lang. Huwag mo ko iwan. Sasama ako sa inyo. Elias, Elias, talagang mahal mo ako.
Ibabalik kita sa pinanggalingan mo. Lalasagin ko mga buto mo! Huwag mo kong pagtawalan. Ako mo pang nakasakit na sungay mo. Malayan ang pakiramdam ko, Elias. Ngayon lang uli naging ganito. Hawak ko ang sarili ko, isip at katawan. Salamat, Elias. Hindi ko makakalimutan itong ginawa mo.
Nakikiramay nga pala ako sa nangyari sa'yo. Sa asawa mo, mga anak, lagi ko silang pagdarasal. Lalaya din ang kaluluwa nila. Biktima lang sila ng mga maligno. Katulad ko, babawiin din sila ng Diyos. Kung minsan, gusto ko lang magtampo sa Diyos. Kung siya ang makapangyarihan sa lahat, bakit pinapayagan niya pati kaluluwa ng mabuting tao ay nilulukuban ng demonyo? Alam mo, hindi na uso yan eh. Hintayan, pakiramdaman. Huwag mo sabihin sa akin magliligawan pa kayo. Eh, yun rin naman nakababagsakan nun. Pinsan, kung daanin mo kaya sa bilis si Elias. Kasi sa tingin ko, buhos na buhos ang loob niya sa mga maligno. Ghostbusters! When something strange in your neighborhood, who you gonna call? Elias! Oo, Elias daw. Huy, ano pa kayo? Mahihayin yung tao. Kaya tuloy hindi makapunta dito dahil sa inyo. Yun laking yun, mahihayin? Hindi bagay. Pagbigyan, pagbigyan. Halika na, exit na tayo. Yun lang pala eh. Baka mahiya nga eh. Sa nasasakupan mo, nangihinaan niya ang mundo, baka muling mawala. Mahal na Satano, sayang na kagandahan, sayang na alindog, sayang na katawan kapag hindi natikman at hindi naging alipin na ang ating kaharian, sayang! Alam mo, Atong, bahala kong ayusin itong kubo natin, palakihin at pagandahin. At saka itong buhok ko, bahala kong putulin eh. At saka yung kalansay, yun siguro ako liulihan ko ng laban. Sayang ang tapang mo, Elias. Alam ko na palaging gusto mo lang pagbigyan si Ate Lucinda. Oh. Dahil palagi kong narinig yun eh. Aba, pag doon nagkikita kayo. Bakit? Ayaw mo ba siya maging inaanahan mo? Siyempre, kung anong gusto ni Elias, gusto rin natong. Ganoon naman pala eh. O di pupunta tayo sa kanya ngayon. Dali ka na! Ayaw! Bakit na ginawa sa ano ko? Ginagdasaw kita! Lucinda! Ang itay mo! Itay! Itay! Huwag! Huwag kayo! Lucinda! Saan kayo nila dadalhin si Lucinda? June? Si Elias. Puntahan natin si Elias. Lucinda! Maligayang pati sa iyong pagdating.
Magduli ka! Kailan ang dilim! Abo mundo! Hindi ka lang pala hayop, demonyo ka pa! Tuloy niyo! Higa niyo sa baba! Tagalin niyo akin! Hawa kayo! Lucinda! Gaya na sinabi ko sa'yo, napapasa akin ka! Hinihintayin ko lang ang pasya. Yaring dilim, sa wakas, akin ang magandang katawan mo. Sandali lang! Magagalit si Satano! Satano! Iyan, maraming gumawang nakatalakbong. Papatayin mo nila si Ate Lucinda? Satano! 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 Ano ba gawin niyo sa akin? Maawa ko kayo. Segundo narito si Lucinda. Papasok mo tayo? Hindi. Sa panganib na haharapin ko, maiiwan ka. Inas! Sana ako! Kawawa ka rin.
Tignas mo ang sarili mo! Tapo! Ala, mag-iingat ka! Lucinda! Sinabi ko siya mag-iingat ka! Ay ka! Sa talo, duwag lamang na nagtatago ng mukha. Ihantad mo ang tunay mong kanyuan. Espiritu Jump. Marami ang katulad mo sa mundo, Elias. Hangad makita ang mukha ng Diablo sa tano. Kung hindi ka natatakot sa kamatayan, matakot ka ngayon. Dahil wala pang sinumang pangahas na nakakita sa mukha ng Espiritu Satano na nabuhay. Pati na ang kamatayan mo! Kung inaakala mo sa kamatayan ni Satano ay magwawakas ang kapangyarihan ng Espiritu Diablo. Nagkakamali ka, Elias. Maging ang iyong agimat ay nasasakupan din ng Espiritu Diablo. Ha 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 ha
Espiritu Diablo, kahit anong uring espiritu ka pa, kahit anong klaseng demonyo ka, tatuklas ako na kung papalo ka matotodas. Ilibing muna natin ang masama mong espiritu, Agiman. Matatahimik na tayong lahat. Aliyos! Tugod, dali!